Itu aja udah. Ya. Selamat po. Magandang gabi po sa bawat isa. Patuloy po kami papaabot ng aming pakikiramay bilang kumatawan sa Reformed Unida Christian Church International. Ang iglesia pong ito ay patuloy na nakikiramay, nakikidalamhati sa pamilya na naiwan ng ating pong Kuya Edwin Marina Sisquera. Sa ating pong pagsisimula, inianyayahan ko po ang bawat isa na yumuko at umikita. Tayo po ay manalangin, dumulog tayo sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumika sa lahat ng bagay dito sa lupa maging sa langit. Patuloy po kaming nagtataas ng aming pong papuri sa iyong kabutihan. Pinapupurihan ka po namin sa iyong katapatan. At patuloy kami nagpapahayag ng papuri sa kagandahang loob na patuloy niyo pong ipinaparanas sa aming mga buhay. Patuloy ka rin amang pasalamatan sa pagpapala at biyaya. Gayun din Panginoon sa kalakasan sa panahon ng kahinaan at sa pagpapatatag sa amin sa ganitong mga sitwasyon at karanasan. Kaya Ama, sa gabing ito, panalangin po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa na nakikilamay, ikaw ang Diyos Panginoon na mahayag at patuloy kang maitaas sa aming pong kalagitnangan. Ang papuri at pasasalamat ay itinataas po namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Kung kayo po ay may mga program, pwede niyo pong buksan yan at sabi-sabi po natin awitin ang kahit na po. Sa inyong pong mga program. Sa kalagayan mo, pagkakas
sa langit ang aking puso, pansamantala naglalakbay dito hanggang sumanto sa palasyo. Ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan, wala ng hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na dakila. Sa piling ng Diyos na dakila. Sa piling ng Diyos na dakila. Yeah, maganda. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. At sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po ang ilang miyembro ng pamilya, gayon din ang ilang mga kaibigan na nais magbalik tanaw. Sariwain yung mga alaala, yung mga karanasan, yung mga oras at panahon na kasama pa po natin at nakakapiling pa ang ating pong Kuya Edwin Marinas Esquiera. Muli po, inaanyayahan ko any members of the family or friends na gusto magbalik tanaw, magbahagi ng kanilang karanasan, ng kanilang mga alaala sa piling at nung panahon pa ang kasama natin ang ating Kuya Edwin Marinas. Every time na may family problem, you know,
siya yung palagi nagpapagaan ng atmosphere. Dinadaan niya si Joe, kahit hindi naman nakakatawa. Because, siya yun eh. Kumbaga siya yun yung, ayun yung personality niya. Mahirap tanggapin, but we don't have choice kasi limited na lang yung time na nandito siya. Sige, simulan natin sa dulo. De, ang una po na nakalista rito ay Ate Mina. Ayun pala eh. Ikaw mo
Pigintatag namin. Pero bakit ganun bigla? Ang hirap tanggapin eh. Napakasakit. Kasi akala ko nagabu ka sa akin. Walang iwanan, diba? Sabi mo, pag may problema, nandiyan ka lang. Paano kami ngayon? Wala na aming kapatid na magulit. Wala na mangungutos pag makikita kami. Lalo-lalo na pag may problema, lagi mo sinasabi, kaya nyo yan. Lalo na sabi mo sa akin, akala mo ako yung pinakamatapang, hindi buti. Mas masakit sa akin. Pero, kailangan tanggapin eh. Pero sana, bago ka nawala, pinaalam mo muna sa amin ang sitwasyon mo. Kasi pagkakilala ko sa'yo, lagi kang magulit, bibo, kahit may problema, tamang putos lang. Ayun ang nakakamiss sa'yo. Sana, kahit wala ka na, alam ko, hindi ka namang wala eh. Gabayan may mga pamilya, ikaw pa rin sana ang magpapatawa. Ganun ba siya? Ganun ba siya? Kaya pala, dapat pala may nakaano na. Oo. Ano ba? Si Cora lang. Paypay. Nung ano rin, matay din sa ating ina nung sa morgue ka. Ay, gano'n? Ganyan na lang ayan, ano? Nung sa morgue nga, nung tig talaga yung ulo nun. Dito rin eh. Na ano? Maganda pala dapat kumaya. Oo. Paypayan. Dapat may electric fan. Magano ng electric fan? Dapat bukas may alalay na. Oo. Bukas pala ang hang talaga yan. I-ready na yung sunflower, alalay, saka pamaypay. Ayan na po na siya, makapahinga. Ayan na po.
sa emosyon. Bukas talaga dapat may ano yan. Ito yung mga gising. Sige po, sa pagpapatuloy ng pagbabalik tanaw, tingin ko baka wala nang ano, wala nang tumayo, no? Pero may tatayo pa rin. Sa pagkakataong ito, tinatawagan ko ang Kuya Oni. Kasabay ng kanyang pagbabalik tanaw ay pag-aalay niya rin ng isang tangang bilang para sa ating pong Kuya Edwin. Sabi nga ni Miss, hindi maganda yung gabi na nagsama-sama tayo sa ganitong pagkakataon. Pero nagpupuri ako sa Panginoon dahil kalooban niya kung bakit naririto tayo. Nagsama-sama. So, kung ano man yung kalooban niya sa isa sa bawat sa atin, yun ang hindi ko alam. Pero one thing for sure na meron siyang inihahatid na mensahe para sa ating lahat. Hindi ko na po kailangang pakahabaan yung sasabihin ko para maalala yung kaibigan ko, yung bayaw ko. No? Dahil lahat ng narinito, bawat isa sa inyo, may kanya-kanya rin pong dalang baon kung paano na ipag kaibigan, yung aking bayaw, yung aking kaibigan, na tinuturing kong best friend. Lahat po kayo nakasalamuha niya. Kaya alam ko po bakit narinito kayo dahil may kanya-kanya rin po kayo magandang alaala. So, isa lang po talagang hindi ko makakalimutan kay Bobot. Ah, marami. Kapag ako nagagalit sa kanya, parang iniisi-isi niya lang ako. No? Yung kahit galit na galit na ako sa kanya sa trabaho nun, parang cool na cool pa rin siya. Kaya biglang nawawala. So hindi ko rin sasabihin na hindi siya naging special sa akin. Kasi simulat sa Paul siya yung naging kaibigan ko, yung nagsimula kami ng kabataan sa UNIDA. Hanggang yun, naging bayo ko siya. Isa sa mga lagi niyang linyahan yung sige. No, ewan ko na kung naalala niya yan, kung nakausap niya siya na ganyan lagi yung linyahan niya. Gay. Di ba? So isa ako sa mapalad na tao na nakasalamuha si Bobot. Ang tumatawag kasi sa kanya ng Bobot yung super close niya, pamilya niya. So ako Bobot talaga tawag sa kanya simulat sa pulpa, Bobot na rin. Ayun. Isang malaking pang salamat sa Panginoon dahil kahit pa paano, magmula 1997 hanggang March, kailan ba? March 16. Ayun. Eh hanggang doon yung ang pagkakaibigan. Pero yun pa rin naman, hindi mawawala yung kung paano kami naging nagsimula sa pagiging magkaibigan. Hindi ko siya tinitingnan sa taon niya kasi gusto kong manariwa pa rin sa akin kung paano kami huli nagkita. Noong March 16, tinawagan ako ng kapatid ko, yung parang yung itawag na kuya, yung iyak na talagang nasaktan ng gusto. Sabay sabi na wala na si Edwin, wala na si Bobo. Kumakain ako nun sa pala-pala. Parang ang sakit kasi hindi ko alam kung kanino ako maawa, kung sa kapatid ko o kay Bobo. Tumatakbo ako galing pala-pala papunta ako Makati Med. Lahat ng nadaanan ko sumasariwa sa akin kasi halos lahat ng tinaanan namin nag-rides na kami roon, napunta na namin ni Edwin na magkasama. Yung helmet ko hanggang ngayon hindi ko nalalaban, pasampasa po ng luha yan hanggang sa Makati Med. Sabi ko na lang sa sarili ko, Panginoon, Ito ba yung ano mo, yung will mo? Yung mga pamangkin ko na hindi pa gaano natututo, kinuwaan mo lang, Ama.
Pero kung ito yung kalooban mo, ayun lang yung sasabi ko, ito yung kalooban mo, tatanggapin namin. Kaya lang medyo napakasakit po talaga, napakasakit lalo na nung makita ko niya sa morgue na ganun sitwasyon. Hindi ko ma-explain kung ano yung feeling, ganun pala yung feeling nung nawawalan ka ng pinakamalapit sa buhay mo. No, ang sakit, sobrang sakit talaga. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil andun yung biyaya niya, hindi niya kami pinabayaan. Ayun na lang yung siguro yung maikling masasabi ko para sa bayo ko, sa best friend ko na naging isang mabuting kaibigan po siya sa lahat ng pagkakataon na naging magkasama kami. Kaya ngayon, gusto kong bigyan siya nung ialay yung kanta na favorite niya talaga. Na gusto niyang marinig halos kahit lumang-luma na gusto niyang marinig. Kaya nais kong awitin sa inyo yung isang kanta na patuloy na nagpapaalala bilang magkaibigan kami ng bayo. Binigay lang. Ayaw makikipag-operate eh. So itong kakantahin namin, napaka-favorite na ni Bobo. Favorite na favorite niya to. Binigay lang. Malulumbay, no? Parang sana may rewind. Sana parang Call of Duty lang, no?
pwede mong kuha yung dagdag niya, divide mo. So, kaso hindi ganun ang design ng Panginoon. So, ang design ng Panginoon, alam ko, sa sandaling ito ay napakaligaya ni Bobot sa piling ng Ama, piling ng Diyos. Kasi nakikita niya na marami nagmamahal po sa kanya. So, sa lahat ng pagkakataon po, pinapupurihan ko po ang Panginoon. Pinasalamatan ko po sa bawat buhay, sa bawat isa na umatin po sa lamay ni Bobot. Maraming maraming salamat. Ngayon din, bigyan din po natin ng isang pagkakataon ang Kuya Jun para sa pagbabalik na naman. Hindi ko na po hahawakan Kuya Jun, no, kasi baka madaganan po ako nito. Akanta ka din. Akanta rin. Marami talagang ano bagay na sobrang akong ano na tulungan. Pero yung ano, sasabihin ko ito lang, yung talagang tumatak sa akin. Una, yung time na lagi niyang sinasabi sa akin, Bayaw, pag pumunta ka na, pag nasa Makati ka, at nasa Makati ako, sabihin mo sa akin pupunta ang Agda. Ayun nga, pag nakita, pag sinabi ko sa kanya na nasa Makati ako, Bayaw, sabihin niya sa akin, isang lugar ka, Bayaw, pupunta ang Agda. Ililibre niya ako ng pagkain, iiwanan niya pa ako ng pera. Tapos pag tinanggihan ko, sasabihin niya, sige lang Bayaw, tip lang naman sa akin. Tapos pangalawa, yung pag nangihiram ako sa ate ko ng pera, nagtamtam pa siya sa akin kasi sabi niya, bakit daw hindi ako sa kanya nagsasabi, pwede naman daw ako sa kanya lumapit. Pangatlo po, hindi ko makalimutan ni Kelly. Yung time na nahuli po ako sa Las Piñas sa Caracus. 1:30 po ng madaling araw, tumabag po ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Bayo, puntahan mo ako dito, diskarte mo ako ng 2,000. Sabi niya sa akin, Bayo, 800 lang yung pera ko eh. Tapos sabi niya, pero antayin mo ako dyan, gagawin ko ng paraan eh, papangutin. Alas-tres na madaling araw, pinuntahin niya ako. Inareglo niya ako dun sa Las Piñas. Pero salamat ha. Salamat kasi hindi mo kami tinuring na iba. Magulang kapatid ang tingin mo sa amin. Hindi ka naging madapat sa amin. Pero hindi ko talaga makakalimutan sa ngayon tumawag si Atis sa akin. March 15, naglalaro pa kami. Inabot kami ng madaling araw. Tapos March 16, tumawag si Ate Gala. Pwede niya sa akin kung gano'n siya excited sa magiging first of all ng babae pa naman. Tapos kinabukasan, birthday pa ni Asa. Konting araw na lang. Pero ba yan?
Kami na bahala ba yung sa naiwan mo, magtutulong-tulong ako kami. Basta, salamat sa lahat. Salamat dahil naging mabuti ka. Naging mabuti kang tatay, asawa sa pamilya mo. Naging mabuti kang anak kay mama at kay papa. Maraming salamat. Sige po, bigyan din natin ang pagkakataon na pagbabalik ka na. Kung meron pa po, pwede pa po kayong lumapit at ito na po ang pagkakataon nyo na sariwain yung mga karanasan natin sa piling ni Kuya Bobot, Kuya Edwin. Doon sa harap. Ewan ko kung paano akong
na pwesto doon, pero lagi niya ako doon pinapaupo. Kasi Tito Bot pa naman, ang bilis magpatakbo na moto. So, ano ba, hindi ko masabi sa kanya na bagalan niya yung pagtakbo niya kasi ayun nga, hindi kami nagkakaintindihan. Huli namin pagkikita ni Tito Bot noong last year, siguro mga August, house blessing namin noon sa General Trias. Doon pa siya huling nakita. Akala ko masusundan pa. Ay, nasundan pa ito. Nakakalungkot isingin kasi si Tito Bot yun eh. Nakakabigla, nabigla tayong lahat. Na, ayun nga. Nalaman ko na wala na si Tito Bot. Saktong bumisita ako dito sa Bulihan. Nasa labas pa ako nung tapos. Ayun, ang daming tumawag sa akin. Hindi ko nasagot agad. Nagtataka ako kung bakit tumatawag lahat ng pamilya ko. Ayun pala, para sabihin na wala na pala si Tito Bot. Nung una, hindi nag-sink in agad sa utak ko. Eh, si Tito Bot yun eh. Totoo ba talaga yun? Hindi ako makapaniwala. So, ayun. Nakakagupot. Nakakabigla. Lahat tayo nabigla. Kapag sinisilip ko si Tito Bot, ayun, nandun siya. Ayokong malungkot, ayokong umiiyak kasi alam ko si Tito Bot masayahing tao siya eh. Ayaw na rin tayo na nakikita ng malungkot o umiiyak. Kasi baka mamaya tinatawanan na pala ako ni Tito Bot at pangit ko umiiyak. So alam ko nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. Ngayon. At alam ko kung ginagabayan niya rin tayo. Ayun lang po. Si Mami po ba? Gusto rin magbigay ng ano? Okay. So tawagin ko na si Liza para din sa pagbibigay. Balik-tanaw ng kanyang mga pamangkin at pag-aalay din ng tangang bilang. Sige po. Tsaka si Seki. Tawagin po natin si Seki. Ano ko din po yung pamangkin ni Tito Bot, yung anak po ni Moni, yung kanina po yung Saisa. Siya po si Liza, hindi po. Isa po sa magandang memorial iniwan sa akin ni Tito Bot is yung ever since kapag nakikita niya ako, lagi niya akong iniipian. Tapos parang yung ngiti niya, yung matatawa ka na lang, kahit wala pa siyang sinasabi. Tapos every time na nakikita ako si Tito Bot, ano yung sample? Naiyak. Ayun po. Ayun po. Tapos, even yung ano, nung una ko siya nakita na pumanaw na po. Sabi ko, parang ano, parang natutulog lang si Tito. And yun naman po talaga yung naniniwala ko na yun po talaga yung magandang pangako ng Panginoon sa ating sa bawat isa. Na ang pagkamatay po, parang panandalian ang pagtulog na. Sa pagbalik niya po, lahat po tayo gigising. Yun po. So, mamaya po malalaman natin yun. And, yun po, yung isa rin po sa parang laging aura na binibigay sa akin yung Tito Bot is yung napakabait. Kasi magugulat na lang ako bigla siyang magbibigay. Yung tipong ano, nagpe-pray lang ako na, Lord, baka naman Lord, may kailangan ako ganyan-ganyan. Minsan si Tito Bot po yung ginagamit ng instrument. Magugulat ako, yung out of nowhere, ngingipian niya lang ako yung magbibigay siya. Lagi ganun yung encounter namin ni Tito Bot, na yun talaga yung tumatak sa akin. Kumbaga, wala siyang masamang memory yung binigay sa akin. Kaya... Yeah.
itong ano po, itong kanta na to, ano, na-request po talaga to ni Tita Den. Oh,
malaki yung bago tayo pumunta sa mensahe ng salita ng Diyos, may ilan pa sa mga anak na gustong magbahagi ng baliktanam. At kung meron pa po, pwede pa po kayong lumapit dito sa harapan. Hello po. Ako po yung lagi ko lang po naaalala kay Papa yung ano, yung lagi ng pagtawag ng gabi, kahit anong oras po, kahit naglalaro. Sabihin niyo po, pag tinanong ko po bakit siya tumawag, sabihin niya wala lang, tapos magbabawihan ko siya pag nagsisiyod siya, tatawagan ko rin po. Tapos sabihin ko, ba't siya tinawag at sabihin ko, wala lang, binawihan lang kita, tapos sabihin niya, visit ka, naglalaro ako. Tapos ayun, tapos tatawag ko ulit siya pagtapos niya maglaro. Sabihin niya, kutulog na ako, kahit nakikita niya kung nakapikit pa ako, sumagot ng tawag niya, sabihin niya, tatanungin niya lang ako kung tulog na pa ako, tapos sabihin niya, sige na, tulog ka na ulit. Sabi po yung mga kulitan po, kami ganun, pag-uwi siya, papatawag niya po ako sa way, tapos pag tinanong ko po kung bakit niya ako pinapatawag ng sobrang aga, sabihin niya, wala lang, dito ka na lang matulog. Tapos, ayun, hindi na po ako makatulog kasi mamumulit po siya, magkakwento po siya na magkakwento ng mga ano, yung pagpunta niya po sa Subi, ganun, yung pagyayate nila ng boss niya. Tapos ayabangan niya po, tatawagan niya po ng kahit anong oras. Gaya po nung last time na huling tawag namin na nasa yate siya. Sabi niya po, bakit daw hindi pa ako natutulog, kaya anong oras na daw yun. Sabi ko, tumawag ka eh, ba't ako? Siyempre sasagutin ko pa, kasi hindi niya daw po matawagan sila ano, asap. Sinaglalaro daw, kaya ako na lang daw po yung tatawagan niya. Ayun po, yung mga ganung moments po namin yung ano, sobrang namimiss ko na sa kanya hanggang ngayon. Tapos yung sobrang excited po siya lagi na ano, umuwi. Sobrang aga niya pong aalis, kahit di pa daw siya natutulog. Sabi ko, dapat natulog muna siya bago siya umuwi. Pwede naman makapag-antay naman yung mga kapatid ko. Tapos sabihin niya lang, ayaw mo na, dito na lang ako matutulog. Tapos yung mga good morning sa akin, pagka nandito siya na, ano, pag dito siya umuwi, sabihin niya lang na, bakit hindi pa ako gising, ang aga-aga pa, sabihin ko lang, anong oras ako natulog, gano'n, yung mga small memories po namin, yung mga small talks namin, ayun lang yung sobrang na-miss ko sa kanya, na, di ko alam kung, ayun, sobrang worth it po ng mga small talks na yun, na kahit sobrang sakit ngayon, di ko po alam kung sino pa yung tatanungin ko, kung sa mga bagay-bagay. Siko, isang tanong ko lang sa kanya, sasagutin niya ako kahit wala pong kwenta yung sinasabi niya. Ina-absorb ko na lang po. Tapos sasagutin ko na lang rin po siya pag nagtanong nang wala rin. Nagtanong siya sa akin, walang kwenta na lang rin po yung sasabihin ko sa kanya. Tapos magtatawanan na lang po kami. Kung mga magaya po siya magpagupit, tapos sabihin ko silang dalawa na lang ni Asap kasi kakapagupit ko lang. Sabihin niya, pwede bang pakalbo ka na lang? Sabihin ko, ayaw niyo nga ako ng kalbo. So, yan po yung mga ganong memories ko na sobrang miss na miss ko na yun, bakit hindi man lang siya nung huling beses po na ano, yung naglalaro po sila, nag-aantay lang po ako ng tawag niya noon. Tapos kinabukasan, ang alam ko nga po, uwi sila ng 18 kasi mag-birthday si Asa, kasi hindi na po siya umabot. Yan po yung mga ganong si Papa po kasi sobrang kulit niya ni. Sobrang daldal rin po niyan kausap. Para hindi ka na lang po magsasalita, tapos kailangan tatawanan mo yung joke niya kahit hindi na nakakatawa kasi kokotohan ka talaga niya. Tapos pag mag-bless ka, may kotong ka pa rin. Ayun po, sobrang namimiss ko na po yung ganun naming kulitan pag mag-bless po ako sa kanya kahit ilang beses niya pag-blessin. Mag-bless naman po ako. Ewan mo ba tagpapauto ako sa kanya. Tapos yung mga, pag may problema daw po, tawagan ko lang siya. Tapos pag tinatawagan ko po siya, sabihin niya naglalaro siya, mamaya na lang. Tapos pag tinawagan ko po ulit siya, sabihin niya, sige, pag-uwi ko na lang, ganyan. Tapos
Kung lagi niya pong sinasabi na ano, mag-iingat kami palagi. Kung may sakit na po, magpa-check up. Tapos siya pala yung ayaw magpa-check up. Yun po, kasama lang po namin siya nung New Year. Kasi wala daw po si Mama na una nung ano, Pasko. Kaya siya lang po yung nasa bahay. Sabi, tinanong po namin siya kung aalis ba kami. Sabi niya sa bahay na lang daw. Doon daw kami manood ng fireworks. Puro puno naman po sa amin. Yun po yung mga... Bakit hindi po kami alis? Sabi niya po mga... Tapos pagtungtong po ng ano, wala pa pong 12. Sabi, nagyaya na po siyang kumain. Kain naman po kami, di ko rin po alam kung bakit kami kumain agad. Kahit sabi niya 12 na daw kami kumain, pero wala pang 12, nagyayaya na siya kumain. Yung ano po, yung mga ganun, magpapakiklo po siya ng kape. Kahit kakakape niya lang, tapos hindi niya na iinumin kasi tulog na siya. Pagka ano, magre-reklamo ko sa niya, pagising niya, ba din niya ininom yung kape, sabihin niya, ininom mo ba? Sabi ko, opo, ininom ko na. Yung mga ganun pong mga moments yung ano, sobrang... nagpapahirap ng times ngayon. Yung, ayun po yung ano eh, lagi ko naaalala kay Papa yung mga small things na ginagawa niya sa amin. Yung mga sibling pagtawag niya po, sobrang nakakamiss rin. Yung mga sibling, chat niya na ano, kung kumain na ba kayo, kung bakit hindi sumasagot yung mga kapatid ko sa mga tawag niya sa week, pupuntahan ko na lang po. So ayun, yung mga little things po talaga yung ano, yung sobrang nagpapamisahit sa kanya na hindi ko po kakalimutan yung memories na binigay niya sa akin, yung pagpapalaki niya, yung mga turo niya, yun lang po. Ako pa sila, Logi yan. Anak ni... Si Papa po isa na. Kapos ko po talaga si Papa. Kasi nung umalis po si Mama yung nag-abroad, si Papa po yung lagi namin kasama. Kaya nakakabigla kasi. Wala na. Tawa. Eh, pag ano, kunyari, pag umuwi po kasi si Papa, galing trabaho, binibigyan niyo po kami lagi, kaya lalabas kami, para kumain. Ngayon po yung lagi kong inaantay monthly. At ngayon na wala na siya, parang, wala ka nang i-export. Sa TV, tapos kaya naman kami ay yung nakakatawa kasi Monday talaga pating ina-expect ko talaga na uwi si Papa para kakain ka sa pen. Food is life. Pero yun nga Monday hindi ako anak sa no? Nung lumala po si Papa, wala po ako sa bahay nun. Nagbibideo po kami sa PD. Tapos nakita ko na lang po, tumatawag sila nanay. Tapos sila mama po, tsaka sila ano. Tinatawagan ako, nagtatawag ng Papa. Tapos nakita ko na yung chat ni Asap, wala na to po si Papa. Tapos ako hindi po ako naniniwala. Nung nakita ko po yung positive ko, yun na lang po talaga. Gusto ko yung oh my god. Kaya talaga mas kape.
ano, pag umuwi po si Papa, kanyang naglalaro po siya, makahiga, tatabi po ako, yayakapin siya para sa rin si Queen na gano'n. Sindi kay Mama. Mahal ko na po, hindi ko alam kung mapapayak ni Gideon yan o mapapatawi. Parang si nanay ko ata gusto rin. Magbalik na now. Balik natin sa ano, sa emotional ambiance. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakiramay sa pamilya Isguera at Makatumpag. Sa pamilya po namin Makatumpag, lahat kayo nandito ngayon, labis kami ng papasalamat sa inyong karamay ninyo. Karamay kayo namin. Sa pamilya namin, masasabi ko lang kayo, hindi kami gaano nakikita kasi sa Maynila ako, tapos ilang taon pa lang ako dito sa Cavite. Pero anak po na ako sa kanya, resipito ang binigay niya sa akin. Walang hindi patikita ng hindi pababa para ako manuha. Mano nga na ang dating pa nung araw pa, nga hanggang ngayon pag ikaw manuhan, napakaganda. At ano, yun ang binigay niya sa akin, resipito. Ang resipito kasi hindi yan nabibili. Hindi naman ako sino lang ang ginawa niya. Ako na salamat sa mga Isguera dahil naturoan ang kapatid o anak o pamilya ninyo na marunong mag-respeto kahit pihirap na pag-ibigan. Sa totoo lang, kahit yan nakamotor dyan, upusinahan niya ako. Sabi ko, sige na, diretso na lang. Minsan yan, bababa pa sa akin para ako magbano sa akin. Kaya ko, yun ang hindi ko malilimutan kay Ipin. Saan lang rin niya ako makita, pero binigay niya ang resipito sa aming magkakapatid sa mga senyor. Kaya sa inyo, ang hindi ko malimutan kay Edwin, at ako ay labis na nalungkot, na nabiglaan na wala. At alam ko kung gaano kasakit ang biglaan na wala. Kasi yun din ang nangyari sa buhay ko. Na hindi man lang naalagaan, biglang na wala. Yun ang pinakamasakit. Ramdam ko ngayon kung ano ramdaman ni Dad. Dahil masakit talaga yung biglaan, pinapapalaga ang isang asawa. Para kang biglang nasa gitna ng dagat na nalunod. Pero no choice, wala tayong magawa dahil nandiyan na ngayon. Tanggapin natin to na sabi ni Pastor, pinagkaloob ng Panginoon. Masakit man tanggapin, pero yung katotohanan. Pamilya Makatumpag, labis ang papasalamat sa mga Isguera. At dito lang naman sila dit na kung kaya ninyo naman alalayan ng mga Isguera. Sana hindi mapodol kahit wala ng pamilya ninyo, kapatid ninyo. Kami naman nandito lang din. Gusto ko ngayon, nagkita-kita tayo. Hindi sa ganito, pampakasyon. Malungkot man. Napakalungkot, hindi malungkot man. Napakalungkot talaga. Nakita ko ngayon ang pamilya ni Edwin. Napakabait ang kapatid ninyo. Tulad ng pinupuri. Ngayon na natin napupuri o nakikita ang kanyang kaputihan. Natutuwa lang. Ganun naman yata ang tao eh. Pag wala na, bago pa natin nakikita kung anong mga nagawang kaputihan. Dapat kita naman talaga kahit labway pa. No? Masakit ang gapin, pero ito lang. Malalaki na ang mga anak nina Undet, nina Edwin, na sana makita nila ang mama nila, kabayan nila, mama nila sa panahon ngayon, lalo na kailangan talaga po tayo. Kaya sa pamilya ngayon, sa pamilya ko, Makatumpag, Isguera. Maraming salamat, sabihin man na masama daw magpasalamat. Pero wala tayong magawa kundi mag-thank you talaga. Iyon naman talaga ang kaanahan ng tao eh. Maraming salamat sa pagdamay ninyo sa amin. Maraming salamat sa pagpunta ninyo, nakikita ko mga mukha ninyo.
labis ako nagpapasalamat. Masakit man sa aming kalooban, nakikita ko kayo nga nandito sa harapan namin, gumagaan ang aming naramdaman. Maraming salamat at thank you sa inyong lahat sa pagpapakiramay, pagpadamay ninyo sa amin. Thank you. Meron pa po ba na nais pa magbalik na now? Si Ate Babes, binulong sa akin ni Ate Risa. Bigyan natin ng pagkakataon. Dahil uling lamay na to, sulitin na po natin yung gabi, no? Bago siya naging bayaw, naging kaibigan muna namin. Then, naging bayaw, actually hindi lang basta bayaw, kapamilya talaga. Naging parte ng buhay namin. Naging parte ng bawat kasiyahan na meron kami. Alam naman natin, walang perfectong pamilya. Kaming magkakapatid, nag-aaway-away kami. Pero si Bobo, never nang ialam, never nakisali. Pag alam niya may kampuhan kami ng asawa niya, siya yung unang, oh, madam, kamusta? Hindi niya ipaparamdam yung pakiramdam na, eto, magkakampuhan sila ng asawa ko. Hindi niya ipaparamdam niya sa'yo. Ang ipaparamdam niya sa'yo is, wala lang. Alam niyo yung init, parang ipo-cool down niya eh. Ganun siyang uri ng tao. Napaka-jolly niyang kasama. Yun nga sabi ni Venus, hindi pa siya nagsasalita, tatawa ka na. Ganun siya kasarap kasama. Kaya kung may okasyon sa amin, parang kulang talaga pag wala siya. Bot, salamat sa buhay na ishinare mo sa pamilya Makatumpag. Salamat din sa Iskero Family. Nakapag-raise kayo ng isang mabuting tao. Salamat sa lahat. Yun lang po. Meron pa po ba na gusto pong magbalik na now? Si Ate Lottie. Sumang-ayon si Ate Risa. Siguro ako yung memories ko na marami naman talaga kaming memories kay Edwin kasi sobrang tagal na namin siyang nakasama. Hindi lang nag-start kasi kaming lahat sa friendship sa kanya talaga. Naging best friend siya ni Kuya, naging kaibigan namin na. Meron na akong naaral sa kanya dati nung one time na-invite niya ako sa Jollibee. Kumakain kami, hindi ko naubos. Tapos sabi niya, ubusin mo yan kasi ayun ang manik yung may natitirang pagkain. Kaya inubos niya na lang yung pagkain ko. So yun, isa yun sa mga memories na talagang nakita ko kung gano'n siya kakulit. Tapos si Bobot kasi dati kahit wala pa siyang kakayanang tumulong talaga, nagagawa niya ng tumulong sa amin eh. One time, kasi Seki naka-experience to nung pananakit sa nag-aalaga sa kanya, na-share ko kay Risa. Siguro habang nagkukwentuhan, nag-uusap kami sa True Text, sinasabi ko yung naramdaman ko. Mga ilang oras lang dumating sila ni Bobot kasi talagang struggle ako nung iiwan ko yung trabaho ko, alagaan ko sa sakit. Tapos dumating silang dalawa. Si Bobot pagdating niya ang algaga niya, inalis niya yung gatas ni Seki, yung duyan, tinanggal niya. Although nakapag-thank you ako sa kanya nung time na yun, pero nung bigla siya nawala, nakita ko bigla yung picture na parehas pa silang payat ni Seki nung time na yun. Doon ko lang na-realize na nakapag-thank you na ba talaga ako yung super thank you na kasi ang laki nung naiambag niya noon sa buhay namin. Si Seki, tumaba sa pag-aalaga nila, laki pa ako kung paano niyang minahal si Seki. Kahit na nung time na yun, wala sila, pero yung, alam yun, inabot niya yung pangangailangan ko. Siya yung nakatulong sa akin nung time na yun. Kaya hindi lang naman talaga siya nakatulong ngayon na mayroon siya. Kahit nung wala pa siya, inaabot niya na kami, nakakatulong na siya sa amin. Kaya Bot, dun sa mga bagay na naitulong mo sa family namin, na mama, sa pagmamahal mo sa amin. Although hindi kami nakakapag-thank you talaga sa'yo, pero gusto ko lang malaman na sobrang thankful kami sa pagmamahal mo sa kapatid namin. Nakita ko kung paano mo minahal si Risa. Nung chinek ko nga yung bayo niya na sobrang naiyak ako kasi yung sabi niya dun sa Facebook niya,
sa binalikan kita kasi mahal na mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo sa kapatid ko, Bot. Salamat kasi alam ko kung gaano mo minahal yung mga pamangkin ko, yung mama ko, tsaka papa ko. Alam ko kung paano mo sila itarap kapag mauwi ka, pag nabibilan mo ng isda dahil si papa. Ayun, thank you na kasi lahat, talagang mahal po niya lahat. Sila isa ang dali sa kanyang makahingi pagkakailangan. Ayun, Bot, sobrang thank you. Yung family namin, punong-puno ng pasasalamat. Salamat dun sa buhay na nakasama ka namin ng 42, hindi naman 42, ng mga 20 plus years. Yun, salamat dun, Bot. Siguro yung masasabi ko lang, huwag kang mag-alala sa family mo hanggat kaya namin na alalay kami kay Risa. Tsaka, alam namin na masaya ka na ngayon at hindi ka na makakaranas ng hirap dyan. Yun lang po. Okay, bigyan pa natin ng uling pagkakataon si Ate Mon, Monica. Ate Monica pa yun? Kuya. Ay, ayaw daw eh. Mon, Mon, ano ba? Mon, Mon. Eh, si Kel po. Si Segi? Ikaw, Segi? Ikaw? Sige nga, sige nga. Thank you, Kuya. Sige nga, thank you, Kuya. Kumain, Mon. Sige po, kung wala na ay... Pagbulayan po natin ang salita ng Panginoon. Muli, nakikiramay tayo sa pagkamatay ng ating Kuya Edwin o ng Kuya Bobot. Nasabi ko na rin doon nung nakaraang pagpunta ko dito, di ko alam kung pwede ko na bang i-claim na ako ay pastor ni Kuya Edwin kasi 3 times lang kami nagkasama niyan eh. Nung una, nagpakain siya ng sangyo, tapos nagyakang magkapi sa church. Tapos sa sumunod, nakasama ko siyang sumimba at yung mga pagkakataon na yon, nakita ko talaga yung sinasabi niyo na masiyahin siya. Nakita ko rin na very supportive siya sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya kung meron tayong masayang alaala kay Kuya Edwin, ito ay i-keep, i-treasure natin, panatilihin natin sa ating mga puso. Dahil minsan yun yung magbibigay sa atin ng pagkakataon. May mga pagkakataon sa buhay niya na nakita niyo kung paano siya lumaban sa mga sitwasyon sa buhay. So gamitin din natin siyang inspirasyon para magpatuloy sa ating pong buhay. Sabi, ang pinakakatotohanan sa isang ganitong pagkakataon para sa atin ay napakahirap yung mawalan ng minamahal sa buhay. Totoo naman eh, may hirap po para sa pamilya, para sa bawat isa na narito na mawalan ng minamahal sa buhay. Ang katotohanan ito ay ang kamatayan ay isang karanasang mayroon ang tao. Lahat tayo mararanasan. Diba? Lahat tayo nagugutom bilang tao, nakakaranas ka ng kagutuman, nararanasan ka ng kabusugan, kasiyahan, kalungkutan. Isa sa mga karanasan ng tao ay yung kamatayan. So, makikita natin doon na parte ng buhay ng isang tao ang kamatayan. Sa bawat sandali na nabubuhay tayo, hindi natin alam kung kailan darating ito sa atin. So yun yung misteryo ng kamatayan. Hindi mo alam kung kailan darating ang kamatayan sa'yo. Yun po yung misteryo, no? At dahil doon, kung alam mo kung kailan ka mamamatay, pwede mong pagandaan. Pwede kang maging prepared, pwede kang maging ready, pwede kang gumawa ng mga paraan para doon sa sinasabing kamatayan. Pero ang pinakakatotohanan doon, ang kamatayan, kapag dumating sa buhay mo, hindi mo na matatakasan. Hindi na natin matatakasan ang katotohanan na tayo rin mismo ay haharap sa kamatayan. Nanginginig po tayo kapag kailangan na natin ilibin ang isang miyembro ng pamilya o kaibigan. Sa katunayan, sa sandaling ikaw at ako ay isinilang sa mundo, sinimulan na natin ang ating habang buhay na paggalakbay patungo sa libingan. So nung pinanganak ka, yun na yung pasimula na papunta ka din sa kamatayan. Pastor, bakit ganun? Bakit ganun yung disenyo ng Diyos? Kasi pag tinignan po natin yung history kung bakit merong kamatayan. Nung una naman, wala namang kamatayan eh. Nabubuhay nga yung tao ng 996 years old eh. Pero dahil sa kasalanan, hindi
nakayanan ng Diyos na pagmasdan yung tao na mabuhay ng mahaba tapos mabuhay sila sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, pagdating ng Genesis chapter 6 sa covenant of Noah, ay pinaiksi niya na, ginawa niya ng 120. So, blessing na. Sabi ng iba, kapag dumating ako ng 50 years old, blessing na sa akin, tapos dinagdagan pa ng another 10 years ng Panginoon, sobrang pagpapala na. Pero paano yung mga tao na hindi umabot doon? Hindi ba sila pinagpala ng Panginoon? Hindi ba sila nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon? Mga kapatid, tatandaan po natin, hindi sa bilang ng edad masusukat o hindi sa bilang ng edad yung basihan ng pagpapala at biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, even we are not deserving for it, ay binibigay sa atin ito. Yun nga yung kaligtasan na ibinibigay sa mga taong makasalanan. Hindi naman tayo karapat dapat eh. Ang Diyos ay banal at makapangyarihan, tapos tayong mga tao ay makasarili. Tayong mga tao ay makasalanan. Wala tayong inisip kundi yung sarili nating kagustuhan at kasiyahan. Kailan ba natin inisip yung Diyos? Kailan natin naiisip yung Diyos? Kapag haharap na tayo sa kamatayan? Kapag nasa ospital tayo? Kaya nga may misteryo ang buhay eh. Kaya hindi sinabi ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Kasi yung mga tao na makakakilala sa Panginoong Jesucristo, merong eternal life. So yung buhay dito, hindi lang dito natin mararanasan, kundi meron din pagkakataon na ang buhay ay makakapiling din at makakasama ang Diyos. Sabi dito, sa pagtingin sa hindi matatawaran na katotohanan ito, ano ba ang kahulugan ng kamatayan? Ano nga kaya yung kamatayan? No? Bago natin maunawaan kung ano yung kamatayan, kailangan nating malaman kung ano yung buhay. So, ibig sabihin, sabi dito, ang buhay ay tumutukoy sa pisikal, sa mental at spiritual na mga karanasan na bumubuo sa pag-iral ng isang tao. Tayo ay personal na nilalang, hindi lamang tayo may katawan, ngunit meron tayong isip at espiritu. So, pag nakita mo yung isang tao na buhay, meron niyang pag-iisip, meron niyang katawan, meron niyang espiritu. So, yung tatlong bagay na yon ay ibinigay yon ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, ang bumubuo sa isang tao ay katawan, espiritu at pag-iisip. Pansinin nyo kapag yung tao po ay may problema sa pag-iisip. Nakikita natin, no, parang nawawala na po ng saysay yung kanyang buhay. Ganun din kapag na-aksidente ka tapos isang bahagi sa katawan mo yung nawala. Piling mo sa sarili mo, walang kwenta na yung buhay mo, walang saysay na yung buhay mo. At so, isa rin sa katotohanan na ito, kapag yung kaluluwa mo ay humiwalay na sa katawan lupa, yun talaga yung katotohanan ng kamatayan. Tandaan natin, ang pananaw ng mga Kristiyano sa buhay at kamatayan ay lubos na naiiba. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoon, Yahweh ang tao mula sa alabok. Ito yung pagkakalingha ng Diyos sa mga tao. Ginawa tayo, tayong mga tao, ginawa mula sa alabok, iningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Makikita natin sa mga talata na yon, ang Diyos ang manlilikha, siya rin ang nagbibigay ng buhay sa tao. So ang misteryo, makikita natin doon na kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay, siya din yung lumikha, siya lang din yung may karapatang bumawi nito. Wala tayong dapat question kung bakit, Lord, bakit ipapanganak kami sa mundo tapos mamamatay din kami? Hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon sa bagay na yun. Magpasalamat nga tayo kasi binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay. Binigyan niya tayo ng buhay. Ipagpasalamat din natin sa Diyos na meron tayong mga buhay. Yung mga panahon na kasama natin, yung mga mahal natin sa buhay, dapat ipagpasalamat natin. Yung kanina, no, sabi ni Nanay,
bawal magpasalamat. So, nire-respeto naman po natin yung mga ganong paniniwala. Pero sabi ko kay Ate Risa, Ate Risa, gusto ko po i-appreciate nyo, i-acknowledge nyo yung mga taong nandito, yung mga taong tumulong, yung mga taong nakaramay nyo. Kasi hindi, paano ba namin o paano ba nila may paparating sa inyo yung kanilang acknowledgement, yung kanilang pag-appreciate sa inyo. Diba? Yun lang po yung tanging paraan nila para suklian lang din yung ginawa nyong pakikiramay, pakikidalamhati sa kanilang pamilya. Sabi dito, sabi ni C.S. Lewis, there are three things we can do about death. Tatlong bagay yung dapat nating magawa sa kamatayan. Una, to desire it, no? Naisin, nasarin yung kamatayan. Pangalawa, to fear it. At pangatlo, to ignore it. Pastor, pwede ba nang meron ba ritong gusto nang mamatay? Wala naman eh. Pero sabi ni C.S. Lewis, tatlong bagay lang ang magagawa nyo pagdating sa kamatayan. Una, to desire. Nasain yung mamatay. Pastor, grabe ka naman. Sino may kagustuhan dito mamatay na? Wala naman po eh, tama ba? Pangalawa, to fear. Lahat tayo, lahat natatakot pa sa kamatayan. Pangatlo, to ignore. Pero yung pangatlo, hindi natin pwedeng gawin kasi yung kamatayan ay hindi na po natin matatakasan. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21 to 26. Ito po yung atin pong pagbabatayan mga talata. Verse 21, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo at kung mamatay man ako, kapakinabangan nito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Verse 21 ng Pilipos, napaka-positibo ni Pablo. Positibo yung pagtingin niya sa kamatayan kasi sabi niya, para sa akin ang buhay ko para kay Kristo eh. Kaya kung mamatay man ako, kapakinabangan sa akin to. At yung kapakinabangan na yun, makakapiling ko na siya. Pero tayo hindi lahat, ganun yung pagtingin natin sa kamatayan. Tama po ba? Hindi lahat positibo yung pagtingin sa kamatayan. Pero si Pablo sa mga talata ng Pilipos, positibo siya eh. Kahit mamatay ako ngayon, alam ko na makakapiling ko ang Panginoong Jesucristo. Ganun ka positibo si Pablo. Ganun niya tinitingnan yung kamatayan. Pero ang mga Kristiyano, kahit Kristiyano na, kahit may pagkakilala na sa Panginoong Jesucristo, andun pa rin yung takot, andun pa rin yung doubt na pumunta o mamatay. Kasi pansinin po natin mamaya, mababasa rin naman. Verse 22, kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Namimili si Pablo, mamamatay na ba ako? Gusto ko na bang mamatay? O gusto ko pa mabuhay? Pero sabi niya, kung mabubuhay naman ako, mananatili ako sa paggawa ng mabubuting bagay. Ganun yung purpose ni Pablo, kaya ako gusto pa rin mabuhay. Kasi gagawa pa rin ako ng mabubuting bagay. So tayo, yung misteryo ng buhay habang meron tayo habang may buhay pa tayo, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, habang nabubuhay pa po tayo, gawin natin yung mabuti. Gawin natin yung mabuti para sa pamilya natin, gawin natin yung mabuti para sa kamag-anak natin, gawin natin yung mabuti para sa mga kaibigan natin. At higit sa lahat, gawin natin yung mabuti para sa Diyos. Kasi yun yung layunin eh. Yun yung layunin kung bakit pa tayo nabubuhay. Kung bakit pa tayo binibigyan ng chance ng Lord na mabuhay. Kasi dun sa purpose na paggawa ng mabuti, isipin mo, kung ikaw, halimbawa na lang, sino ba? Sige, ako na lang. Halimbawa, ako, nabuhay ako na hindi pastor, nanatili ako sa pagiging walang hiya, nanatili ako sa pamumuhay na lahat ng bisyo meron sa murang edad, nagbebenta na ng droga. Kung nabuhay ako doon tapos dumating ako sa punto na yan, meron kayong mga tatayo na magpapasalamat po kami kay kapatid na Jason kasi ang buti niyan eh. Wala! Walang tatayo kung ikaw bilang tao ay namuhay ka sa kasamaan. Alam niyo yon, napakaganda na mawalay, mamatay, nang ang aalalahanin sa iyo ay mabubuting bagay dahil yun sa ginawa mo. Ang pangit naman ng patay ka na, pinag-uusapan ka pa, ay buti nga dyan. Oo, sama talaga ng ugali niyan eh, no?
Ang pangit naman ng ganun. Kaya si Pablo, positibo siya sa pagharap ng kamatayan dahil una, nakakapiling niya na ang Panginoon. Pangalawa, magpapatuloy siya sa buhay, ang purpose niya para mabuhay ay gumawa ng mabuti. Kaya tayo mga kapatid, mga magulang, kailan pa tayo gagawa ng mabuti? No? Kailan pa tayo gagawa ng mabuti? Nakakatuwa, at the same time nakakalungkot kasi yung isang tao na naranasan natin ng kabutihan is sumapiling na sa ating Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin nun ay doon na natatapos yung kabutihan na naranasan natin kay Kuya Edwin, kay Kuya Bobot. Kundi, yun lang yung pasimula na dapat na-inspira tayo. Kung si Kuya Edwin nagbibigay kasiyahan sa maraming tao, kung si Kuya Edwin nagbibigay ng kasiyahan sa mga nalulungkot na tao, dapat tayo, ma-inspire tayo sa kanya. Na, paano kaya no, kung ikaw din ganito sa sitwasyon niya, darating yung araw na kamatayan mo, at pagkatapos, magagandang bagay yung sasabihin ng mga tao sa'yo. Verse 23, nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Verse 24, pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Si Pablo, no, nagdadalawang isip, Pastor, may choice ba mamatay o mabuhay? Hindi. Ibig sabihin lang, hindi namimili si Pablo kung mamamatay siya o mabubuhay. Ang sinasabi niya lang dito, ganito ko tinitingnan ang kamatayan. Pag namatay ako, isa lang ang alam ko sa sarili ko. Makakasama ko na ang Panginoong Jesucristo. Makakapunta ko sa langit, makakapiling ko ang Diyos. Ito yung pagtingin ni Pablo. Pangalawa, kung patuloy naman ako mabubuhay, sabi niya nga, kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. So may purpose pa si Pablo sa mga Kristiyano dito sa Pilipos, kung saan si Pablo ang unang naging pastor ng church na ito. Verse 25, dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. Hindi lang sa paggawa ng mabuti ang purpose ni Pablo, kundi para din tulungan lumago sa pananampalataya ang mga Kristiyano sa Pilipos. Kung may mga pagkakataon na meron tayong mga pananampalataya ibinigay mula sa ating Panginoon, i-share po natin yan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. Walang higit na mas magandang ibahagi sa kanila kundi yung pananampalataya mo kay Kristo. Kung paano ka binago ni Kristo, kung ano ginawa ng Diyos sa iyo, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo sa kabila ng ganitong sitwasyon na ating nararanasan. Walang pinakamagandang bagay na maibabahagi tayo sa tao o sa mga mahal natin sa buhay kundi yung pananampalataya natin kay Kristo. Kaya kung meron tayo niyan, huwag tayong mahiya, huwag tayong maging double agent Christian, kung tawagin, na sa church, Kristiyano ka, pagdating sa labas ay hindi. Kailangan kahit nasan ka, Kristiyano ka. Kasi yun yung magiging identity mo. Paglabas mo, pag namatay ka, malalaman nila na yun si Pastor, na yun si Jason. Dati masamang tao yan, pero nung binago ng Panginoon, naging mabuting Kristiyano. Dapat ganun, makita ng mga tao yung pananampalataya mo kay Kristo. At ang sarap po, sana pag ako po ay dumating sa punto na yon ay maalala ko ng mga tao dahil sa pananampalataya ko kay Kristo. Hindi sa ibang bagay, kundi sa pananampalataya ko kay Kristo. Dahil yun ang isa sa pinakamahalagang bagay na meron tayo sa buhay. Verse 26, at kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Ang reason ni Pablo kung bakit gusto niya pang patuloy na mabuhay ay gumawa ng mabuti, matulungan lumago sa pananampalataya yung mga Kristiyano sa Pilipos, at the same time, makita kung paano magpupuri ang mga Kristiyano sa Pilipos sa ating Panginoong si Kristo. Dito, makikita natin sa talata kung paano tinitingnan ni Pablo ng may positibong pananaw ang kamatayan. Hindi dahil gusto niya nang mamatay. Minsan, gusto na rin nating mamatay eh. Gusto ko nang mamatay kasi ayoko na dito sa mundo.
Naiinis na ako sa kapatid ko, naiinis na ako sa asawa ko. Ang daming problema, ganun yung dahilan natin eh. Kaya gusto nating mamatay, pero si Pablo hindi yun yung dahilan. Ang dahilan niya, gusto niya nang makapiling ang Panginoong Jesucristo. At yun yung isa sa pinakamagandang pangahawakan natin sa gabing ito. Na sa buhay ni Edwin, sa ilang sandali na pagsasama namin, na ibahagi ko po sa kanya kung ano yung mabuting balitang nakapagliligtas sa tao. Muli ho, mga kapatid at mga magulang, magandang gabi po sa inyo. Para po sa awitin po natin sa inyong pong mga program, awitin po natin ang Tunay Kang Matapat. Nadakila Oh.
tawagan ko po ang miyembro ng family para po sa prayer for the family. At bago yun ay hayaan natin na bigyan tayo ng konting mga detalye sa mga video at picture na ating pong mapapanood mula sa screen ni Ate Risa. Bago po natin ipanalangin ang pamilya na naiwan ni Kuya Edwin, na hayaan natin si Ate Risa bigyan tayo ng detalye sa mga litradong ito. Listo. Sobrang lambing niya po, wala akong nagbago sa lambing niya.
March 16, 10 a.m. sabi niya, love cafe. Ano siya to yung umaga? Tinlan ko po siya ng cafe. 11 a.m. sumili po ako sa kwarto namin. Nakahawak po siya sa dikit niya. Naglalaro po siya. Hindi ko alam kung ano po yung nilalaro niya sa cellphone niya. Naka-autoplay po. Binigyan ko po siya ng... Binigyan ko siya ng maligam-gam na tubig. Nagtanong pa siya kung ano yung ulam namin. Nag-usap pa kami. Pero wala lang na siya sinabi. May nararamdaman siya. Tapos po ako, hindi ako sigurado para mga 11 po at 11:10 or 11:15, gano'n. Nagtapilang po ako ng damit. Pagbalik ko, wala na po siyang buhay. 40 minutes lang. Sana hindi na ako lumabas ng kanan ko. Alam ko, wala nga ganda na rin siya. Sige po, inaanyayaan ko po ang bawat isa na yumuko at tumikit. Atin pong ipanalangin ang pamilya na naiwan ni Kuya Edwin. Aming Diyos, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami nagpupuri sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa kabila ng aming sitwasyon at kalagayan, alam namin, Ama, na nababatid mo ito. Alam mo po, Ama, kung gaano kasakit para sa amin mawalan, mawalay sa amin ang aming mga minamahal sa buhay. Kaya naman sa mga ganitong pagkakataon ng aming kalungkutan, ikaw po aming Diyos ang yumakap sa amin. Ikaw po ang umaliw sa amin, Panginoon. Sa panahong kami nanginginig at nanghihina dahil sa ganitong pagkakataon, bigyan niyo po kami ng katatagan at bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Sa mga pagkakataong haharap kami sa buhay na hindi na namin kapiling ang aming mahal sa buhay, samahan niyo po kami patnubayan, Panginoon. Alam ko po, Ama, na sa pagkakataong ito, ang pamilya na naiwan ni Kuya Edwin, ang aming Ate Risa, ang kanyang mga anak, ang Panginoon ay patuloy na nagdurus at nagdadalamhati, Panginoon. Alam namin na sila'y lubos na nalulungkot. Masakit sa kanilang mga kalooban ng ganitong pagkakataon. Bilang pastor, bilang mga kamag-anak, at ikaw aming Panginoon, bilang aming Diyos, ikaw po ang sa kanila'y sumama. Patnubayan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kalakasan. Sa panahon ng kanilang kalungkutan, Panginoon, sa dulo nito, ikaw po ang kanilang maging dahilan ng muli nilang pagngiti. Kaya naman, Ama, patuloy kaming dumudulog sa iyo at ipinagkakatiwala po namin sila, Ama. Sa mga pagkakataon, nangangailangan sila ng tulong, ikaw ang Diyos na patuloy na umagapay sa kanila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumulong. Ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po aming Ama, ang Diyos na pinagmumula ng lahat ang aming pong pagkakatiwalaan. At patuloy namin itatagubilin ang pamilya na ito sa iyong kamay, Panginoon. At sa aming pong paniniwala, matapos sumiwalay ng kaluluwa sa katawan lupa ng aming Kuya Edwin, siya'y muling babalik sa iyo. Sapagkat ikaw ang nagkaloob at ikaw rin ang may karapatang bumawi nito, Ama. Wala kaming dapat alalahanin kung nasaan siya naroon. Alam namin at patuloy kaming naniniwala ng kanyang kaluluwa ay nasa piling mo, Panginoon. Kaya bigyan niyo po ng kapanatagan ng kalooban ang aming pamilya, ang aming Ate Risa at kanyang buong, ang kanyang mga anak at ang buong sambahayan ng Isger at Makatumpag. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan ng kaisipan upang nang sa pagharap nila sa buhay na hindi kapiling, ang isang tao na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila ay patuloy pa rin nilang harapin ang buhay, Panginoon. Kaya, Ama, sa gabing ito, ang lahat ng lungkot, alam namin hindi maaalis ito ng isang saglitan lang, ay patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo. Ang lahat ng sakit, Panginoon, ay itinataas po namin, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami papabayaan higit sa lahat sa ganitong mga pagkakataon. Kaya naman sa iyo lamang kami tumatawag, sa iyo kami dumudulog, sa iyo kami nagtitiwala, Ama.
at ang mga pagkakataon pa na kami hahakbang sa buhay na ito, hinihiling lang namin, Panginoon, ang pagsama mo po sa amin at sa pamilya ng aming Ate Risa. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Muli po, dito na po natatapos ang ating pong luksong parangal. Kung meron pa po kayong gusto nung sabihin, Ate Risa. Wala po, ito po yung may napanood po ako ngayon, may sikong nakarangin. Blessing in the midst of pain. Papunta po ako ng cemetery para ayusin na po yung pagbibigyan. Ang sobrang bigat po ng pakiramdam. Chinat kasi kay Oni, Kuya Mon, saan mo kuya, si Ate Tess. Ang lupat-lupat po ng pakiramdam ko. Ang bigat-bigat po sa loob na ako yung gagawa nun. Kaya pala yung ibang tao pinapagawa yun sa iba. Ganun pala yung pakiramdam. Ang lungkot po, ang sakit, ang gabi-gabi na ng sakit. Tapos ikaw po yung nahalap na pagbibigyan ng asawa mo. Tinat ko si Kuya Odi, si Kuya Mon, si Ate Tess. Sinabi ko sa kanila yung nararamdaman ko. Maandal yung price again. Wala pong tigil yung pagtulog ng buha ko nung umaga na sa family business. Kasi nakita niya ako nung umaga ngayon. Iyak ako ng iyak. Hindi ko nga pinapakita sa kanila. Pero nagisingan niya ako ng iyak po. Nung natapos ko na po yung papel, okay na yung lahat. Naramdaman ko po yung larong sobrang rapat kasi ito na, malapit ko na siyang ilagay doon. Malapit ko na siyang iwan doon. Pagpunta na talaga kami din sa part na yun. Sabi ni Kaomi, isigaw mo yung lahat ng sakit dyan din. Isigaw mo lahat ng nararamdaman mo dyan. Pero alam niyo po ba ngayong oras na to, punong-puno po, nakagalakan yung puso ko kahit ang sakit-sakit ang nararamdaman ko. Ito po yung sinasabi nung blessing in the midst of pain. Na kahit po nasasaktan ako sa mga oras na to, nandito kayong lahat po para makirari sa akin. Nawalan po ako ng asawa, ng kaibigan, ng kapartner. Pero andito po kayong lahat para samahan ako. Andito po kayong lahat para makiramay at makatindi mga dalamhati sa akin. Sobrang salamat po. Thank you po sa inyong lahat kasi ang dami-dami pala nating nagmamahal kay Edwin. Ang dami-dami pala nating naiwan niya. Ang dami-dami pala nating nasasaktan ngayon. Kaya sa Diyos po, pinakamataas na patuloy sa lahat po ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Lord, kayo na po ang bahala sa aming mag-iina. Kayo na po ang bahala sa mga taong nahihirapan at nasasaktan ngayon. Kayo na po ang bahala sa mga taong nagbigay ng tulong sa aming Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hindi ko na po iisa-isahin. Okay po, dito na po tayo nagwawakas. Pwede na po tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa.